What's up mga kap, and we are here again with Papa Benny dito sa Stanfield Airport para magsundo ng mga kaps natin na nandito na sa Halifax, Nova Scotia. Halika, samahan mo akong sunduin si Kap Phoebe all the way from Dubai. Ayan, punta tayo, nandito pa tayo sa airport. Ayan, nandito tayo sa parking. Syempre, as usual, alam na alam nyo na to kung ano to, saan tayo papunta. Ayan. Ayan po mga kap. So anyway, habang papunta tayo sa loob ng Halifax Stanfield Airport, ayan, Papa Benny. Papa Benny, adjusted na sa weather, no? Yeah. Yes. Canadian feel. Canadian feel na, ayan. Ayan, nandito na tayo. Ayan, no, papasok. And syempre po na tayo, nandito tayo ngayon sa Stanfield Airport. Susunduin natin si Kap Phoebe na kakarating lang dito sa Halifax, Nova Scotia. Ayan na si Kap Phoebe, grabe! Kap Phoebe, kumusta? Ayan, ay Kap Phoebe, ayan, eto na. After ilang months yung process natin, syempre, ano mo ng feeling? Nandito na sa Halifax, no? Sobrang saya po, finally. Finally, no? Ilang years yung ano hinintay mo? Kailan nagsimula yung Canadian Dreams mo na? Siyempre, simula tayo sa Canadian Dreams, no? Kasi I believe 10 years ka sa, no, sa Dubai. And you're working as? As a supervisor, so F&B. So, kailan nagsimula yung Canadian Dreams mo? Bago pa ako nag-Dubai, so yun na yung ano. So, parang yung ginawa ko kasi stepping stone ng Dubai, parang mag-Canada ka, wow. Pero since after graduate, yun na talaga. Ang Canada na, ayan. We're happy, no, na isa kami sa mga naging tool o naging, ano, na ma-attain natin yung Canadian dream. Paano mo kami nakilala? Kasi I believe we are yung mutual friends, no? Wala po kami mutual friends, no? Walang referrals si Kap Phoebe. So, kwentuhan mo kami. Paano mo kami nakilala si Kap Unity Canada? Since nga naano ako sa pag-a-apply sa Canada, so yung consultant sa Dubai, so parang nag-a-apply din. Mm-hmm. And then, which is gumawa kami ng group. Mm-hmm. Which is a Facebook group? Or Facebook group. Tapos gumawa kami ng Facebook group para updated sana dun sa mga apply namin sa consultant. Mm-hmm. Ano nga progress. Mm-hmm. So parang nagtagal na yung ano, parang almost 2 years ata. Mm-hmm. Walang progress. So mm-hmm. May nag-recommend po sa akin kasama sa group chat. Try nyo yung coffee. Mm-hmm. So, anong nangyari is, nag-a-apply ka ng mga iba't ibang agency. So, marami yun, ha? Oh. Ano? Tapos, kayong lahat, nag-grupo na lang. Oh. Tapos, nag-update kayo. Anong nangyari? Ngayon, out of nowhere, may nag-recommend sa community. Oh. Kung sino man nag-recommend, maraming salamat. Ngayon, na-recommend si community. Ano ginawa mo? Kasi sakto lang din po na may job posting. Na, ano, food mm-hmm. service po. Food service. So, napaka-important din ang i-follow nyo ang Kap Unity Canada kasi nakita ni Kap Phoebe ang job posting sa Facebook ng Kap Unity. Then, after that, ano yung feeling mo sa Kap Unity? Kasi, I believe, noon na kinikwento mo, marami ka na na-experience na agency. So, bakit Kap Unity naman? So, yung parang siyempre, nag-check ako ng mga legitimacy doon sa may mga YouTube yata kayo. Tapos, mm-hmm. sina Miss Mel doon mm-hmm. sa Ajok. So, mm-hmm. parang all legit sila. Kasi nga, mm-hmm. which is, may agency talaga at mm-hmm. may consultant mm-hmm. na parang
dalawang magtutulungan po talaga. Yes. Yun ang pinakamaganda sa community din, not just to brag, is nararamdaman mo kung sino yung behind Community Canada, di ba? Sino yung mga nasa likod ng Community Canada. So ngayon, eto na, na-feel mo comfortable ka kay Community, na-legit chat mo na, anong ginawa mo na? So may posting, anong ginawa natin? Nag-send po ako ng resume. Resume, pero dati po kasi parang sa email nyo lang yun. Ngayon may portal. May portal. Oh, di ba? Improving, no? Dati send to email. Ngayon, may portal na. Oh, di ba? So, anyway, kasi dati, ano nung sisimula kami, siguro hundreds lang. So ngayon, hundreds na. Yeah, pero we're improving our service to time kasi we want to give our client yung easy and convenient way of communicating us. Kaya meron kaming job portal. Meron kaming client portal din. So anyway, going back. So nag-submit ka ng resume. Ano nangyari na? Ayun, in-assist po ako ng one of the staff ng community about sa mga experience ko. Mm-hmm. Tapos, after noon, nung na-ano na yung assessment, nag-ano naman po, nag-send ng email ulit for ano may job interview. Ang galing, no? So, job interview after that? After job interview, nag-wait yata ko ng 10 days ata. Mm-hmm. Sabi niya, congratulations. So, job offer. So, meron na tayong job offer. So, job offer natin, that time, naalala ko, is kakakuha lang namin, mainit-init pa yung employer, that's why wala pang advertisement, medyo naghintay pa tayo ng LMIA to mature the ad, kasi how the process works is, yung LMIA kailangan ng advertisement, so naghintay pa kami doon, kasi kakakuha namin employer, meron kaming applicant. Then after that, nag-start tayo ng application, launch ng application, June 2022, to nakuha mo yung work permit ng October 29. October 2022. So roughly 6 months. Then nag-decide tayong pumunta ng Canada February. And then yun, February. So kumusta naman pagpunta mo dito, port of entry? Sa port of entry madali lang naman po pala doon. Mm-hmm. Sa Toronto. Anong experience mo? Ano lang, as long as wala pa yung sa yung mga pagkain. Uh-huh. Sa pera, mm-hmm. Bawal dalhin, mm-hmm. Yata nagkakakos. Pero in terms of work permit, as in wala pong tanong. Wow. Dire-diretso lang, tapos pinakita ko lang yung ano ko, yung passport ko, yung visa. Tapos after yung pinrit na yung visa. Yung work visa mo. Officer. May SIN number ka na, by the way. Opo, meron na rin, diba? Po. Doon na din nakuha. Diba? So napakagaling. Tapos after mo ng Toronto, lumabas ka ba? Or, opo. Kasi nag-visit ka sa family mo. Sa family. Oh, diba? So, at least, this is... Ay, gano'ng katagal mo na siya sinilalan, hindi nakikita sa Toronto? First time po kong na-meet yung mother-in-law ko. Itong, hi, hello, mother-in-law. First time alam mo. Anong feeling naman after 10 years? Ang dami nga pong nangyari dito sa Canada. Yes. Gusto mo ikwento? So, maraming up and downs, no? Pero, ang kagandahan lang, even it happens, kasi ang kwento lang is, papunta na siya dito, ang daming cancellations. Because of the weather, ano pa yung isa? Aircraft maintenance. Aircraft maintenance. Pangatlo, di ba? Ano yung pangatlo? Ito po. Ito na yung pangatlo. Ay, yung pangalawa ko pala yung sa rescheduling na walang vacant seats. Oo. Pero ang good thing, even na-cancel, na-delay yung flight mo, the employer is there to wait, no? Talagang tinanong pa ako kung okay lang daw siya. And I think this is something na difference with other agency or doing yung mga direct hire, because if happens na ganyan, wala kang communication with the employer, eh. So, ang nangyari sa amin na nagkaroon ng cancellations o nagkaroon ng delay sa flight mo, ako, nakikipag-usap na ako with the employer and I'm updating them. So, yun yung may connection, eh. May in-between doon sa employer. And iyon yung pinaka nakaka-proud din sa Community Canada, kasi kami, kilala namin lahat ng mga employers. And your employers, yung kausap namin is the owner, hindi HR, hindi manager. And which is, yun yung nakaka-proud with Community. So anyway, lakad-lakad na tayo. So thank you, Fabi, for sharing your experience with Community. And syempre, if you are also dreaming to immigrate here in Canada, gaya ni Fabi, and one day you will be here as well. Nakikita nyo naman, ito yung Stanfield Airport dito sa Halifax, Nova Scotia. Message us at info@Community Canada or visit our website. It's communitycanada.com.
www.ccpa.ca. Ayan. So, maglalakad-lakad lang kami, palabas. Ayan. I-check natin ang weather check ni kung lalamigin pa to sa bagay. Yes! Weather check!